Ang dapat sana'y mapuli na pagtatapos ng pista ng Cristo Rey o Christ the King sa Dagupan City. Humantong sa aberya ng imbesta sa himpapawid, pumutok sa mismo mga deboto ang isang paputok sa fireworks display. Tumama sa paa ko, and then nahulog, then biglang sumabog. After sumabog, nahulog ako sa baba. Ayon sa nagsindi ng mga paputok, natumba raw ang pinagkabitan ng panghuling serya ng fireworks. 18 sugatan, kabilang ang 3 bata. Tiniyak ng Archdiocese of Lingayen Dagupan na tutulungan nila ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Dito nalalayo sa aberya sa Lantern Parade ng UP Dilima noong 2011 nang lumihis ang isang paputok sa fireworks display at bumulusok sa mga manonood. 3 ang nagtamo ng minor burns habang isang babae nasaktan sa balikat nang matumba sa gitna ng kaguluhan. Noong 2010 naman, bumulusok din sa mga manonood ang malalaking kwitis sa sinindihan sa pagdiriwang ng Fonda de Ayala sa Zamboanga. Hindi bababa sa 6 ang nagtamo ng mga paso at sugat, kabilang ang 3 bata. Imbes na kanya-kanyang pagsisindi ng pailaw at paputok, mas inirerekomenda ng mga otoridad ang mga community fireworks display, lalo na ngayong papalapit ng Pasko at bagong taon. Pero bilin ng BFP sa publiko, dapat pa rin magdobli ingat. Una, dapat legal ang paputok at lisensyadong gumagawa o nagtitinda nito. Dapat ding masunod ang sapat na distansya ng mga tao mula sa mga paputok. Doon sa area ng fireworks, nililimit natin na 100 feet away from people. Okay. So yung projection po ng fireworks natin, dapat kailangang upward po siya. Mahalaga rin may koordinasyon sa BFP sa lugar ang paggamit ng fireworks para mapabantayan sa mga bumbero sakaling magka-aberya. Kung maaari po, ang kumpanya po namin sa Bureau of Fire Protection ay umiwas po sila sa directly na pag-handle ng mga fireworks. Siguro ang pinapakunukala po namin sa Bureau of Fire Protection is hindi na lang po sila nagamit ng fireworks. Instead, yung mga sounding, mga ibang pag-ingay na lang po. Ivan Mayrina, GMA News.